Okay mga kaibigan, andito na kami ngayon. Nagbabalik para sa game number 2. Ako nga pala si Windblown. Windblown. Ako ang inyong caster para dito sa game number 2 representing Minas GDP. Rapsi. Heist. At ito na. Digital Chaos laban sa Warrior Gaming Unity. Ayos ba yun? Ha mga kaibigan, Rapsi ang naging galawan at ito game number 2 na tayo. 10 seconds remaining. Makakapuwersa ba ng game 3? WGU. O tuluyan na silang mararak dito ng Digital Chaos. Yan ang malala. Yan ang alamin natin. Current heroes for both teams, mga rep, mga repa. Warrior Gaming Unity, KOTL, Slardar, Weaver, and Earth Spirit. Para naman sa DC, Rubik, Ogre, Nyx, and the Juggernaut. We are down to the last pick for both teams. And I think we will see an invoker pick dito para sa Digital Chaos as their last pick. Pero Warrior Gaming Unity, binan na yan. Hindi na makakawala sa amin yan. Ban yan! Okay. Alam mo anong pwede pang i-pick dito ng Digital Chaos? Meepo by Wee Ha. Meron mo kang hindi. Midlane ang kulang dito ng DC. Ano magandang i-midlane na papares dito? Actually, can go for an OD kung gugustuhin niya. Pero tingin ko, Brizzle back ang kunat. DC's turn to pick. Hello, yawn. Ano ang magiging mid dito ni Weeha? Yan ang sama-sama nating alamin. Medyo makunat ang mga Warrior Gaming Unity boys dito. Hindi mapipigilan ang kanilang puwersa. More bling. Yan ang kukumpleto dito. Sa lineup mukhang we will see a Juggernaut mid. And more bling pick for Resolution. At Makati. Makati ang lineup sa magkabilang kupunan. Well, pero ang nagdadala talaga dito para sa akin sa Digital Chaos is yung experience nila. They have Misery and Saksa on the support role. Alam natin na sobrang laki ng naging experience nitong Digital Chaos nung nakaraang TI. Isa nga sila nga yung nag-finish ng second dito. And Moonmin there, ang idol ng aming director, Nyx Assassin. Nyx Assassin. At ako yung nagbabalik na. Rock si Doodle Doo. Wala na si Kuya Nick. Inaaway niyo kasi. Well. Bumili ng pagkain namin. Bibili ng pagkain namin. Kuya Nick's namin. Easy yan nyo lang. Batanggal nga yun ang besi. Yan. Gawa mo na ng prediction. Huwag mo tanggalin. Predict mo, besi. Number of teleport canceled. 25 minutes. 3 plus. Total number of smoke gunk. At then, yan. Tower denied. Yes. Digital Chaos. DC! Ano ba yun? At mga nagkahulihan dito, nahuli agad si Slardar, mga kaibigan. Susubukan niya pumasok sa puno, pero sinupo siya ng electric fan. At maagang matatapos na first blood agad dito ni Weeha, the mid lane juggernaut. Getting an immediate first blood at na-foresee nila kaagad dito mga kaibigan ang rotation or ang galaw ng WGU. May mission impossible sana rito etong si Slardar pero naaga siyang nadarag eh. Pabati po sa tahan boys ng Kobar. Okay, bakit po offline si Kuya Nick? May bilis nilang pagkain. Nick, bilan mo na lang ako ng kahit ano. Basta may large na drink. Large Coca. At ako muna mag-isa ang mapapalaban dito. Makakasama kong kaser kasi gabi natutulog na. Si Kuya Nix bumili ng almusal namin kasi breakfast na. Alam niyo naman, breakfast din. Pero ito, silipin natin. Sama-sama muna tayo dito. 1-0 yung score natin dito, ang ating immediate score line. Well, pwede kayo mag-chat dahil hawak ko yung phone ko. Pwede kong basahin yung mga sinasabi nyo sa chat. Kaya relax lang kayo dyan.
Uy, ano to? Mid Bristleback versus the Juggernaut dito sa mid lane. Medyo mahirap na matchup para dito sa Juggernaut since BB will be able to farm and harass at the same time using yung Quill Spray niya. At physical damage yan, so pumapasok yan sa Blade Fury. So, mahirap yan. Pero dito sa top lane, Moon Meandir na ipaglaban dito sa Keeper of the Light, kay Kotl. And they will just immediately trade up damage dito. At feeling ko both teams magiging passive muna sila dito sa first minute natin. Medyo mataas ang killing potential ng WG sa bottom lane. They have the Slardar and Earth Spirit. But they are up against a tri-lane dito. Earth Spirit being chased down. Sinusubukan siyang abulin dito. Naipagbalugbogan siya. Slardar on the other hand, trying to attract attention nung Ogre dito. So medyo maganda ang palitan dito sa magkabilang team. BB winning the matchup sa mid lane. He is 6-0 at the moment up against a 4-1 na Juggernaut dito. Sasakta. Masahe ka, boy! Minasahe muna. Lower bracket ba to? Hindi. Upper bracket to since parehas nanalo sa matchup nila. Low upper bracket nung group stage. Kasi yung group stage ay ibang format to. Ibang format ng group stage. So, hindi to round robin na group stage. So, ibang kwentuhan ang nagaganap dito. Well, nagtatago dito si Misery. Isa siyang ogre. Nakasya sa mga puno-puno. Pero Misery, harassing again. Pabati sa GF ko, FA ng Seb Pacific na wala nang pakialam sa BF niya. Dota is life na lang ako. Sabi ni Kobe Monty. Wala naman tayong magagawa eh. Busy ang GF mo eh. Pero kung ganyan, feeling ko nagiinit na sa iba. Eh, biro lang basic. Girlfriend ka ng parang long distance araw-araw eh. Ginusto mo yan, Basie, kaya wala kang magagawa dyan. Pero ito, Slardar going in. Napalaban sila dito. Morbling is here. Morbling with a waveform dito. They might get the first blood. Here comes the waveform. And the Slardar is very low on HP. He will go down as well. WGU immediately losing two on that bottom lane. They go for the initiation. Pero tatlo ang kalaban nila ron. And that is a very bad engagement for WGU. Meantime, in the mid lane, it is the BB getting that kill on that Juggernaut. Pero Montek na rin siyang mamatay doon sa pagkakataon na yon. Pero that is a win for WGU since napatay nila ang Juggernaut sa mid lane. Katsumati. Ang sabi ko nga sa'yo, Katsumati itong matchup ni Wii sa mid lane. Level 4 Juggernaut at up against a Bristleback na almost level 6 na rito. Dahil sa nakuha niyang experience gate. Pero ito, tinataga-taga niya mukha dito. Ang kati. Ang kati. Napatawag si B. Aray ko! Ang kati, Besi! Ang cutters. Ang cutters naman nun. Pero inaabol ng Bristleback dito yung Juggernaut. Juggernaut is very low on HP. He is being chased down. Pero mukhang hindi po pwersahin ang issue dito. Nyx Assassin, nakikipagbalugbugan sa Weaver and Kotl. And the Nyx, being a Nyx, medyo mahirap din siya patumbay dito. Especially now, almost level 4 na siya. And with 1 point on that spike carapace, it will be nearly impossible for them to take him down. Pero, Bristle, grabe naman ito. Nandito sa taas, mga kaibigan, si Slardar. Natrap siya sa punuan. Binuhat siya ni Rubik. At wala siyang TP. Napakalungkot ng buhay niya rito. Dalawa pa silang pwedeng ma-double trouble dito. At gugulong, mga kaibigan. Pero si Slardar, kawawa, mga kaibigan. Trap on the clip. Wala. Hindi ka makakalis dyan. Dyan ka lang. At napakalungkot. So gustong abutan. Pero may TP dito. Hop, there's a TP. Napatipi ang Slardar dito. Naabuhat kasi siya. Nadaan siya sa mali. Pero naku, nahuli na siya rito. Pak! Kaboom! Apoy! Tubig! Lamig! Galit at buot! Yan ang puhulan. Dalawa na naman silang namatay. At nagkakalat ang offlane. Ang bottom lane dito ng WGU, mga kaibigan. Paagaw, Mingay. Naging paagaw moment sila rito. At sad life. Boss Duno, may nasabi ba ang Exyn na nag-provide ng valid statement ang Valve sa kanila sa pag-deny ng visa? Eh, di natin alam. Pero nangyari na eh. Wala tayong alam sa mga nasa nangyari, pero ganun nga ang kwento. Sabi, kulang ang kanilang mga requirements. Boss Duno, ano? Mabati po ako sa mga tropa ko dyan sa Pinas. Team ko na Matoyski from Dubai. Mag-ingay. Yan, binabati ko mga taga-Dubai. Dami taga-Dubai na nanonood eh, no?
Rapsy. Boss Duna, pabati from Macau. Mwah! Beautiful. Cuta. Nabati kita, mga taga Macau. Ang dami ng mga Porringer. Sa bagay, gabi kasi ngayon, kayo gising, kami tulog. Ganun talaga, pero nahuli na naman si Juggernaut. Pero ang ganda ng bait, baiting TP, mga kaibigan. And they might get this kill dito. Ay, hindi. Hindi nila pinuwersa ang issue. Juggernaut is very low on HP, pero he will be able to pop that magic wand to give him sufficient HP in order for him to survive. Pero nagsastock sa kanya ang Quill Spray ng Bristleback dito. Pero ito, Ogre. Oh, nag-TP! But there is the telekinesis and he will go down. WGU. This is a very bad start para sa kanilang team despite being up by in terms of CS dito, yung bibid nila and weaver nila, medyo nagdedelikado sila dito. Actually, they are winning the mid lane, which is a very good para sa kanila. Pero they are losing the bottom lane so hard. And they will lose a tier 1 tower as well. Top lane is doing well. Nyx Assassin is just 8-1 compared to a 36-21 na Weaver dito. They are actually doing quite well on denying creeps para dun sa Nyx Assassin. Pero the true strength of the lineup ng Digital Chaos dito will be unleashed once na mag-level 6 na si Nyx Assassin. Siyempre, yung mga gank niya will be able to take down yung mga easy target like Earth Spirit, Innkeeper of the Light, and of course, the mid lane. Eh, maiibsan nila yung lakas ng BB dun sa mid lane. BB going for a casual vitality booster para sa kanyang additional HP pool. Mana won't be an issue para sa kanya rito since meron silang Keeper of the Light and Bristleback. Will be able to tank up some of those damage ng Tore dahil nga isa siyang Bristleback. Pero eto na, nakita na nila yung Weaver. They want to go for the kill dito. Weaver, tignan natin dito kung anong ginagawa. Pero nagkakasaykuhan, na-set up na nila na maganda-ganda rito. Here comes the immediate impale! The stun to follow! And this is no, a live Weaver! And Weaver, here comes the Weaver! Slardar is very low on HP, he is being chased down dito. That's the KOTL. Master Baker, pero nahabol nila si Rudik dito. Na-stun pa nila, tignan natin dito. Uy, bukang magkakapatayan. Oh, pero nandito ang Ogre. Ako na-stun dito, tinamaan ang padukin. Dalawa ang patay para dito sa side ng Digital Chaos, and this is a very good win for Warrior Gaming Unity, rotating four heroes on the top lane, but they are allowing Morph to pre-farm at the moment dito sa bottom lane, and Morphing will, next item will be a Dragon Lance, and BB forced to TP dito sa bottom lane to contest itong farm ng Morph. He is chasing Morphling dito, pero he needs to be careful. Tignan natin kung pupuwersa yun ang issue rito. Here comes the Nyx Assassin as well. BB is very low on HP. Here comes the Mana Burn, pero Morphling will have no HP to try to kill that Bristleback. 6-3 is the score. Mainit ang palitan dito, and there is a switch up sa lane. Warrior Gaming Unity, Slardar now on the mid lane. Rapsy. Kati mo dun, bes. And BB will try to stock up ang more ancient creeps dito. And he will successfully do it. Pero mid lane being pressured at the moment para dito sa side ng Digital Chaos. Juggernaut ang nakaharap. Here comes that KOTL first kill that illuminate. Napipigilan ang pwersa rito. Pero Warbling still farming freely. Next, hindi ko alam level 6 na yung next dito. Alam mo kung hindi pa. Level 6 na ba? Ayan. Pinalita na. Network natin. Nangunguna ang Morphling. And Morphling will be able to replicate out of trouble versus the fortification. At ito na. Silipin natin dito. They might go for... Hindi ko contest dito ng WG. Ang mga bagay-bagay. And that will be the second tower for Digital Chaos dito sa laban natin. Mainit pa rin ang palitan. Wala pa rin itulak kabigin. Pero at the moment, lamang ang Digital Chaos dito. Pero here comes the Bristleback trying to harass the Morphling. Morphling will be able to wave out. Pero BB won't chase. Alam niya na malaki ang potential na mamatay siya ron. So, back up rin pag may time. Boss team, abate sa Santa Clara sa Team Lakis na bagong nagpapakilalang team.
Hindi ko mo kilala yun. Pwede, Kuya Duno, eto na lang ba last cast for today? Oo yata, last series yata natin to. Bukas na ulit yung mga susunod na laban sa ibang group stages. So, upper bracket, bakbakan natin to. Yun nga. Maga na rin kasi, yung oras na rin kasi mga baby. Lang silipin ko nga kung ano ba rin mga laban sa NBA mamaya. Mainit ang mga bakbakan sa National Basketball League. Pero ito, uy. Rubik chasing. Pero hindi niya pupuwersahin ng issue. Meron siyang invisible dito. And top lane ang magiging target dito for Digital Chaos. Digital Chaos, they are establishing an early lead dito. Weaver chasing. Etong si Juggernaut. Pero Juggernaut, tignan natin kung mapapatay ba siya rito. He is being chased down. Pero hindi pupuwersahin ng issue. And here comes that healing ward. That ever-effective healing ward will allow Juggernaut to regenerate some of the HP missing. And here comes Digital Chaos with their third tower of the game. At napakabilis, Kuya Eddie, ng pangyayari for Digital Chaos. Mabilis, mabilis na ang pangyayari. Uy, pero ang ganda naman nun. Pero that late Fury securing that kill, and Juggernaut will survive. He is being chased down. Here comes a spike out of base. Omni slash! And Juggernaut will survive. He is being protected at the moment. Tignan natin kung mahabutan sila rito. Slardar is still chasing. Weaver, I mean, is still chasing. But they will be able to get that kill. And Juggernaut survives. He survives. Damn, son. A golden thread. And Juggernaut going for a Yasha as his first item dito. Rubik is sitting at level 5, nearing level 6 dito. Morphling, meron na siyang leading the game in terms of network. Meron rin siyang Dragon Lance. So, tamang technique lang siya. Tamang jutsu lang. Itong si Morphling dito. Pero Roshan, ang napiling solusyon ng WGU dito sa problemang lumalala para sa kanila. Vanguard now up on your Bristleback and he is tanking well. Etong Roshan, pero tingnan natin kung magre-react ba ang Digital Chaos dito. Hindi natin alam yan. Pero Roshan is now very low on HP. And here comes another Illuminate coming in. Nandito sila. And they might take this. And they will take this. And it will be the Bristleback carrying etong Aegis of Immortality, which will give them a significant advantage sa susunod ng mga engagement. And here comes the Juggernaut running. He is being chased down dito pero hindi tumama. Here comes the Juggernaut. He is very low on HP. He is being manhandled at the moment and he will go down as well. I mean, he will go down first dito sa laban natin na to. And here comes WGU trying to ride off the momentum na nakuha nila doon sa pagkakakuha nila ng Roshan. At eto na, there's multiple TP coming in dito. Morphling trying to push the top lane. Here comes that Keeper of the Light. He will defend this tier 2 tower in the top lane. Yasha. Yasha bells na rin. Etong si Morphling dito and WGU. Hindi ko alam kung nakuha na yung tier 1 tower sa mid lane. Nung sobrang labo na naman ito. Pag nakupo ko ng ganito, hindi ko na makita kung may tower ba sa mid. Wala ni. Kalungkutan Mingi. Kalungkutan Fortune. Ewan ko. Default yata eh. Hindi ko alam. Uy, pero there's that Omnislash and they will take down itong Earth Spirit dito. 8-4 is the current scoreline. Dikit pa rin in terms of network yan, yung mag-carry for both teams. Kweduno, shoutout naman dyan here in Abu Dhabi. Right, 26. Kweduno, ayan, yan. Shoutout na kita. Hindi ako inaantok. Tulog kaya ako. Nagising ako gabi na. Mga alas 8 na ako nagising. Kaya buhay pa, diwa ako ngayon. Relax na. Pero relax na casting lang tayo. Chillax lang. Una nga lang ako sa save. Uy! Nahuli si Slardar dito and he might go down. Pero ang ganda na pagkakapatay sa kanya dito. Resolution on a kill and spree. And Digital Chaos, they are on a roll. This is the problem of having a Bristleback. Even though he is tanky to chase down those heroes, masyado siyang mabagal mga besi. To rotate.
And kailangan niya ng significant damages pa dito. Well, effective siya early to mid. Since mataas ang damage output ng Quill Spray, especially pag ng stack na yan. And he has the Aegis, he has the Pipe, he has the Vanguard. So, kompleto Recados. Isa sa mga makunat-kunat na Bristle back. Ano pangontra dito ng Digital Chaos sa BB? Hindi ko alam. Pero kailangan nila solusyonan yan. Pwede din masiguro nilang i-replicate yung BB para bakbaka na rin. Pero ito, naipagdigmahan dito. Oop! Tsukuchi, Juggernaut being chased down by the Bristle back. And here comes that Blade Fury for immediate escape. And BB tanking itong tier 1 power in the top lane. And they are not yet successful on taking it down, while Morphling is having a very good success in the bottom lane. He is trying to take down a tier 2 tower. Slardar is here. Here comes the Weaver. The Rubik, and he will be able to use that Tsukuchi for escape. At what a steal to what a spell to steal para dito. And here comes more playing teleporting out, so walang casualties on the side of Digital Chaos. But this is, it is now the BB leading the game in terms of network. He has the Aegis, he has the Vanguard, and he has the Pipe to mitigate yung mga damages na manggagaling dito sa side ng Digital Chaos. And they need to capitalize on the Aegis. The Aegis is about to expire in just 1 minute, so they need to take down another tower. At the moment, they have managed to take down at least one. They are pressuring the mid lane, and mukhang itong tier 2 tower or tier 1 tower sa mid lane will go down as well para dito. Rubik's stealing the Tsukuchi pa rin. Pero ito, Nyx Assassin. Uy, there's a teleport coming in. Alam nila na nagkaiwan na dito. And this is a potential victim, mga kaibigan. Victims of love. Patay ka dyan! Patay ka diha! Hiniwasan mo ka, mga kaibigan! And Blade Fury into safety. Knockout play. Coming in from Digital Chaos. BB, creep skipping na rin dito sa bottom lane. Pero Morphling using the split push to his advantage. He is now on the top lane, trying to push. At eto, Keeper of the Light being replicated by Morphling as well dito. Nyx Assassin is here, lurking and trying to scout out and get some information na kailangan nila rito. And they will be able to take down the Slardar. And the Slardar, sumasayaw. May Carapace dito. Oh, and there's a fail. Mana burn. Oh my G. This is it, Pansit. Oh, susubukong abulin. And that is a killing spree for Nana. He will lose the Aegis dito sa laban natin na to. But Morphling continuing to push, to pressure the top lane dito. Juggernaut on the mid lane. And Warrior Gaming Unity, they are chasing itong Digital Chaos. But Digital Chaos being playing to the strength of their lineup dito. Wala naman kami pakialam sa nararamdaman nyo eh. Basta kami mag-split push kayo. May malakas kayo sa teamfight. Kami, split push. Ito, nakakuha na naman sila rito. Hiniwa. Ginawang tongkatsu, mga kaibigan. Kinalbento Pansito. Blade Fury teleport sa mukha. Wala kang bash. Hindi mo ko papaluin. At eto si Bristleback. Iniwan sa gulayan, mga kaibigan. Being chased out. Susubukan siya kabulit. Ogre is here. Another hero. And another hero will TP. At this is too much for BB to handle. Kahit gano'n ka makakunat. Apat kami. At Spike Carapace impel sa mukha. Patay. Walang malakas. Walang makunat sa apat. Tukak na operation. Tukang masyadong maasim ang Bristleback sa bottom lane. Natukang, mga kaibigan. Boss Duno, ba't ka marunong mag-Cebuano? Pa-shoutout naman na rin sa mga taga-CDO. Oo, maayong adlaw sa inyong tanan, mga kaibigan. Mga from Cebu, Visayas, at siyempre sa... Visayas and Mindanao. Mga taga Davao, taga Cebu, taga Cagayan de Oro, de Polog, yan mga napunta ko ng lugar. Dumaguete. At syempre, sa Ilonggo, binabati ko yung mga wala ko, mga taga Bacolod and Iloilo. Iyapi. Bohol, binabati ko rin. Punta na rin ako dyan. Dami ko napunta ng lugar. Warrior Gaming Unity yan. Anong Wings Gaming Unity? Nangyari sa'yo, bes. And here comes the smoke gank attempt. Naghahalap ng kalaban dito. Weaver
trying to chase the Rubik, pero Rubik is too fast. Mga kaibigan, at makakatakas dito si Rubik. Sinusubukan siyang habulin dito, pero Rubik yan na may sukuchi. Pahirap sa buhay nila rito. At napakalungkot ng buhay nila rito. Saksa will be able to escape. And there's a trade dito. There's a fortification. Morbling will be able to take down a tier 1 tier 2 tower in the top lane. A trade. Bristleback taking down the tier 1 tower in the bottom lane. At DC playing the split push game, avoiding as much as possible yung clash or engagement laban dito sa WGU. And they are doing pretty well dito sa laban natin na to. Uy, binabati ko from Alaska raw. Okay, binabati kita, Tropa Peeps from Alaska. Hello, we. Alas ba tayo dyan? Alas ba tayo dyan? Alaska, lamig dyan. Nabati ko pala yung mga kamag-anak ko sa LA, tsaka yung mga kaibigan natin sa Washington, sa Las Vegas, mga pinunta natin yung lugar dyan sa US. Here comes the Weaver. They will try to take down Weaver. And Ogre in danger of going down as well. Mabilis ang makunat si Spike Arabes is here. Tignan natin, pero he will be able to save the Ogre. And that is a good a couple of kill going in favor of Warrior Gaming Unity. Rapsi. Radiant's middle tower is under attack. Nice, bro. Mid lane being pressured dito. Being pressured by WGU, and they will successfully take down a tier 2 tower in the mid lane. And here comes the strength of the Bristleback coming into play at the moment. Here comes the Nyx Assassin with a Spike Carapace, pero masyado maaga Spike Carapace siya rito. And he will go down just like that. Moon Meander throwing ang kanyang buhay dito. Morbling split pushing the top lane. And who would have thought Warrior Gaming Unity is actually breaking down the set, the tier 3 tower in that mid lane. Bristleback is low on HP. He is being chased down, but there's the defensive use of that ano ba yun? Yung blast ng Blade Fury Kadotong! Patay! Double! Trouble! Electric Panminge! Juggernaut! He might go down dito, pero Rubik is here at save the day. Double kill. Esalor, kahit nakakabayo ka pa, habulin kita. Walang lingunan to, huwag kang lilingon. And Morbling, just like that, he is breaking the racks into the top lane. No defense at all. Buyback coming in for the Earth Spirit, but can they stop the Morbling from taking down this melee racks? Hindi yata kaya to, Besi. Wala akong pakilam sa nararamdaman mo. And I will be successful. I will live to see another day. Tipi sa mukha, walang magawa. And just like that, Morbling is dominating this game. It opens up the top lane para dito sa side na Digital Chaos. And the Roshan is up for grabs at the moment. Useless buyback coming in from the WGG Earth Spirit. And the Juggernaut, he'll get the Aegis of Immortality. Roxy, patay tayo dyan, miss. Yun lang. Tignan natin. Nangyari, miss. Nangyari sa Pinas. Easy panisi. BB. SNY, but eto na ang solusyon sa problema. Juggernaut with that silver edge. And will immediately remove yung pagkakunat ng Bristleback. And here comes the Nyx Assassin with the Impale. He immediately takes down etong Earth Spirit. Morbling chasing the Slardar. Tinaga! Wala kang kunat! Ginawag tong Katsu! Napabuyback! Pero ano pa? San punta tapon ba Suri? Juggernaut ultimate is still available. Slardar with a stun, but that is a failed engagement. Slardar going down. And here comes BB. He wants to chase. He wants to go for more, but the Silver Edge is available. And BB,
He will back up. Dalawa ang patay sa kanyang mga kamper ito. And this might be the mid lane for Digital Chaos. Not unless sasabog ang mga mukha nila rito. BB trying to go in dito pero pwede siyang mahuli. Ogre, wala akong pakialam sa nararamdaman nyo. Eto ka. Boom. Patay. Tinanggal. Tinanggalan ng sarap. Sinarap si Log dito mga kaibigan. Blade Fury but Bristleback surviving. With the help of his teammate, of course. And they might go for the engagement dito. Juggernaut hitting the tower. And he is hitting hard. Rapsy, minamasahe ang Tori dito. Nails Assassin nakaharap din. Here comes the Spike Arabase. To immediately counter that Earth Spirit. And the Earth Spirit going down. Slardar going in. But he will get caught. Bristleback going down as well. And that is a dieback coming in from the Bristleback. Juggernaut ending the game. Wicked sick for Weeha. GG will be called. And this is a 2-0 victory for your Digital Chaos. Warrior Gaming Unity will fall off. Dito, Roxy Doodle 2. Gravity Earth Eddie Whoop. At dyan, nagtatapos ang bakbakang WGU versus Digital Chaos at mukhang wala na kaming laban ay kakas. So hindi ko napapatagalin dahil umaga na rin. We will be signing off para dito sa Mineski TV. Abangan nyo kami bukas ulit mga besi para doon sa dalawang bracket na natitira dito sa Boston Majors. Again, this is Kuya D and on behalf of Denki, Adrian, and Super Kojak. Babalik kami bukas. Sama-sama tayong manood kahit walang Pinoy. Rock pa din dahil Dota is lifer. Bye-bye.